Malapit nang magsimula ang taong 2022 at lahat ay naghahanap ng swerte, magandang kapalaran at mga oportunidad na makakadagdag kasiyahan sa kani-kanilang mga buhay. Ang taong 2022 ay tinaguri ang Year of the Water Tiger. Magsisimula ito ngayong darating na February 1, 2022 at magtatapos sa taong 2023, ika-21 ng Enero. Ang Chinese Zodiac ay nag-ugat at konektado sa Chinese Astrology. Ayon din sa Chinese Astrology, ang kapalaran ng isang individual ay matutukoy sa posisyon ng mga pangunahing planeta sa kapanganakan ng isang tao, kasama na rito ang araw, buwan at mga bituin. Ang Chinese Zodiac ay isang numeric cycle of 12 animals. Bawat hayop ay kumakatawan sa isang taon. Tara, huwag na nating patagalin pa. Narito ang inyong mga kapalaran ngayong 2022 base sa inyong mga Chinese Zodiac signs. Bagamat kadalasang tingin ng mga tao sa daga ay hindi kabigabigani at kung minsan pa'y nakakapagsalita tayo ng hindi maganda patungkol sa hayop na ito. Sa Chinese Astrology, nasa unang posisyon ng mga zodiac signs ang daga. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 at 2020 ay kabilang sa Chinese zodiac sign na rat o daga. May kakayanan silang umangkop. Sila ay likas na masigla, alerto at wais. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga taong may zodiac sign na daga. Ayon sa iyong Chinese astrology para sa taong ito, maiiwasan mong gumawa ng kalokohan at pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maaabot mo ang rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng pagpapalawak mo ng iyong social circle. Makakatulong itong mapalawak ang saklaw ng iyong mga aksyon ngayong taon. Taong 2022, ang Red Zodiac sign ay nakatuon sa katuparan ng iyong mga gawaing nakabinbin nitong mga nakaraang taon. Maging determinadong maisakatuparan ang iyong mga plano ngayong taon. Noong nakaraang taon, kinaharap mo ang isyong may kaugnayan sa iyong relasyon. Itong paparating na taong 2022 ay ang perpektong taon upang mapanumbalik mo ang mga nasirang relasyon, parehong sa pangkaibigan na aspeto at pag-ibig. Kapalaran sa karera. Ayon sa iyong Chinese Zodiac Horoscope, medyo mahihirapan ka ngayong taon pagdating sa iyong negosyo at profesyon na estado. Magiging dahilan naman ito upang lumawak ang iyong pangunawa at pasensya na makakatulong naman sa iyong mapamahalaan mo ang mga ganitong komplikasyon. Ipaalala mo sa iyong sarili ang iyong mga pangarap at layunin upang magkaroon ka ng malakas na determinasyon upang makamit ang mga ito. Bagaman malalagpasan mo ang mga pagsubok na ito, mas mainam pa ring humingi ng gabay sa iyong mga kapamilya o kaibigang may malawak na kaalaman patungkol dito upang mas malagpasan mo ito ng mas maaga. Kapalaran sa pananalapi. Sa aspetong pinansyal naman, ang mga taong may zodiac sign na rat ay magkakaroon ng kamangha-manghang taon at may kinalaman ang mga posisyon ng mga planeta dito. Magdudulot ito sa iyo ng benepisyo sa unang anim na buwan ng taong ito. Ang daloy ng iyong pananalapi ay magiging maayos. Makakaya mong mapamahalaan ang mga minor na mga gastusin ngayong taon. Magagawa mong mabayaran ang mga nakaraang utang at mapaglalaanan mo ng sapat na budget ang mga gastusin sa bahay. Nirerekomenda naman para sa mga daga na mag-adjust at gumawa ng mga strategiya na maaaring magamit sa mga kakaharaping problema sa pinansyal. Kapalaran sa pag-ibig. Ayon sa iyong Chinese Zodiac Horoscope, ang iyong pagsusumikap na ginawa noong nakaraang taon ay magbubunga ng maganda ngayong taon. Ang iyong romansang relasyon ay mapupuno ng pagmamahalan. Magkakaroon ng sapat na passion at kapayapaan sa inyong relasyon na siyang magdadala ng init sa iyong buhay pag-ibig. Magandang taon din ito upang maisakatuparan ang pagbubuntis. Para sa mga single ladies naman, subukang huwag magmadali sa pagpili ng makakasama sa buhay. Maging open sa lahat ng mga lalaking magpapakita ng intensyon sa iyo. Sa unang kalahati naman ng taon, magkakaroon ng mga kompromiso sa mga taong magpapakita ng intensyon sa iyo. Para sa mga may kapartner na sa buhay, buwan ng Hulyo at Agosto mag-ingat dahil magkakaroon ng mga problemang susubok sa tatag ng inyong relasyon. Kapalaran sa kalusugan.
Sa pangkalusugan na aspeto naman, sa unang mga buwan ng taong ito magkakaroon ka ng masela na pangangatawan kung kaya't pinapayuhang mas taasan ang pagpapahinga kaysa sa pagtatrabaho. Buwan ng Mayo manunumbalik ang iyong lakas at magiging masigasig. Sa pagbabakasyon mas makakaramdam ka ng pagkasigla. Ayon sa iyong zodiac horoscope, pinapayuhang mag-concentrate ka sa physical fitness sa mga huling buwan ng taong 2022. Mababawasan din ang stress kung gagawin mong regular ang pag-eehersisyo. Mapapahusay nitong iyong katawan at magiging panlaban mo ito sa mga kakaharaping mga sakit. Ang ox o baka ang ikalawang hayop sa Chinese zodiac. Ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac na ox o baka kung ikaw ay pinanganak sa taong 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 at 2021. Ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na ox o baka ay kadalasang may mga katangiang pagiging maingat. May malasakit sa kapwa. Maswerte ang mga baka ngayong taon dahil marami kang kaibigan at kapamilyang handang tumulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ang taong 2022 ay mainam na taon upang maisagawa ang mga planong hindi mo naisagawa noong nakaraang taon. Gumawa ka ng mga radikal na pagbabago sa iyong buhay. Ano mang hadlang na dumating sa pagsasagawa nito ay mareresolba ng walang kahirap-hirap. Ang mga emosyonal na lakas ng mga ox ay mas lalong uusbong dahil sa pag-ayo ng mga planeta sa iyong birth chart. I-utilize ang mga logical na kakayanan upang makapagbuo ng makabuluhang desisyon na magre-resulta ng iyong pagkamit ng tagumpay. Kinakailangan mong palaguin ang iyong kumpiyansa at panatilihin ang distansya sa mga taong nagtatangkang gamitin ka sa pagkamit na kanilang pansariling layunin. Kapalaran sa karera. Ayon sa galaw ng mga bituin, kung hinahangad mong makahanap ng trabaho o di kaya ay gusto mo ng pagbabago sa iyong karera, ang buwan ng Hunyo at Setyembre ay magandang mga buwan upang isakatuparan ang mga ito. Ang iyong mga social connections ang makakatulong sa iyo upang ma-explore at makahanap ka ng mas magandang oportunidad pagdating sa iyong karera. Bukod sa pagsubok mo ng iba't ibang mga bagay, huwag mong kakalimutang pagtuunan ng pansin ang iyong mga mahahalagang layunin at mga ninanais na makamit sa pinansyal na aspeto ngayong taon. Ang iyong katalinuhan at mataas na optimismo ay may malaking ambag sa iyong pag-usad sa larangan ng negosyo at maging sa iyong karera. Kadalasan ang mga taong may zodiac sign na ox o baka ay mahilig maghanap ng shortcuts para sa instant success. Kung maaari, iwasan ito dahil hantong lamang ito sa pagtahak na iyong landas sa iligal na pamamaraan. Kapalaran sa pinansyal. Ang iyong analytical skills at financial intelligence ay mas lalong uusbong sa ikalawang bahagi ng taon. Kinakailangan mong suriin ang iyong paggasta at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at isaalang-alang ang iyong pangunahing layunin para sa taong 2022. Huwag ka lamang basta pipirma ng mga kontrata o dokumento nang hindi ito binabasa ng maayos at walang gabay ng isang abogado. May isang nilalang ang gusto kang siraan at pabagsakin. Ingatan at gamitin ng maayos ang bawat sentimong kinita sa mga pangunahing pangangailangan at iwasan ang mga walang kwentang paggasta, lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa iyong mga kaibigan. Kapalaran sa pag-ibig. Para sa mga may kapartner na sa buhay, magkakaroon kayo ng ilang mga hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na sa pagsapit ng kalagitnaan ng taon. Maaari itong magkakompromiso sa magkabilang panig. Gayunpaman, manunumbalik ang inyong init sa pag-iibigan sa mga huling limang buwan ng taong ito. Buwan ng Agosto at Oktubre naman ay magandang mga buwan upang magbakasyon sa tahimik na lugar kasama ang partner, hindi kapit. At upang mas maging masiglang iyong buhay pag-ibig, kailangan mong gumugol na mas maraming oras sa iyong mga mahal sa buhay. Para sa mga taong nakikipag-date pa lamang, maaaring mauwi ito sa kasalan sa mga huling bahagi ng taon. Sa madaling salita, maraming pagkakataon at oportunidad ang dadaan sa iyong buhay pag-ibig ngayong taong 2022.
kapalaran sa kalusugan. Ang iyong pisikal na estado at kalusugan ay mamumukod-tangi ngayong taon. Iwasan lamang ang mabibigat na ehersisyo sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre at Nobyembre. Ang mataas na antas na enerhiya mo ngayong taon ay magagamit mo sa buong taon upang makamit ang mas mabuting estado ng kalusugan. Magpahinga ka paminsan-minsan. Maaari kang magplano ng isang bakasyon sa weekend kasama ang iyong pamilya. Magdudulot din ito ng peace of mind at kalaunay mas bubuti pang iyong estado ng iyong mental na pag-iisip at pangangatawan. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, at taong 2022, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na Tiger. Ang mga taong ipinanganak na may Chinese zodiac sign na Tiger ay tinuturing na malupit, matapang, kakilakilapot, malakas at marangal, simbolo ng kamahalan at kapangyarihan. Ang taong 2022 para sa mga tigre ay nakatuon patungkol sa iyong mga layunin sa buhay. Mapagtatanto mo ang mga pagkakamaling na gawa mo nitong nakaraang taon. Gayon din maisasaayos mong iyong sarili tungo sa pagiging mas mabuting tao. Anuman ang mga layunin at plano mo para sa taong 2022 ay makakamit mo ng walang hirap. Malaki ang magiging papel ng planetang Venus at Mercury sa iyong mga aktibidad ngayong taon na mga tigre. Makakaramdam ka ng pagkahina at pagkabalisa. Ito ay magdadala sa iyo ng damdaming sentimental. Kinakailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito sa mga buwan ng Mayo at Hunyo nitong paparating na taong 2022 upang maiwasan ang ganitong pakiramdam. Pinapayuhan kang dapat mong mapanatili ang kapayapaan ng iyong isipan. Huwag kang mag-alinlangan na makipagsapalaran at pangasiwaan ang mga isyu na mamumuo sa paparating na taong ito. Kapalaran sa karera. Magkakaroon na mapanghamong kapalaran sa karera ang mga taong ipinanganak sa Chinese zodiac sign na Tiger at ito ay sa mga buwan ng Abril at Mayo. Habang pinamamahalaan mo ang mga panibagong pakikipagsapalaran mo sa buhay sa taong 2022, magkakaroon ka ng samot-saring mga ideya ngunit hindi mo ito maisasakatuparan kung hindi mo bibigyan ng sapat na panahon ang mga ito. Kung pinaplano mo namang lumipat ng trabaho o industriya, magandang buwan ang Hunyo upang isakatuparan ito. Huwag kang magmadali. Pag-aralan ng mabuti ang mga gagawing hakbang sa hinaharap bago sumabak sa mga gustong makamit. Ang mga buwan mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong 2022 ay dapat magamit ng maayos upang mas mapabuti pang iyong kasanayan. Gamitin ito upang mapunan mong iyong mga pagkukulang ng nakaraang taon. Ang buwan naman ng Setyembre hanggang Disyembre ng taong 2022 ay gamitin para sa pagpapalawak ng iyong social contacts. Kapalaran sa pananalapi. Ngayong paparating na taong 2022, kalagitnaan ng buwan ng Mayo at Oktubre, ikaw ay mapipilitang tuklasin ang mga pangmatagalang pagpaplano sa iyong pananalapi gayon din sa iyong mga gastusin sa hinaharap. Ayon sa Tiger Chinese Horoscope ngayong taon, ang pagsasaayos at pagre-reorganize ng mga gamit sa inyong tahanan ang makakadagdag ng malalaking gastos sa inyo sa kalagitnaan ng taong 2022. Mayroong oportunidad na makapaglakbay sa ibang bansa dulot ng iyong trabaho. Pagkalipas ng buwan ng Mayo naman, ang mga posisyon ng mga planeta ay makakatulong sa iyo na makapag-isip ka ng klaro at organisado hinggil sa iyong pinansyal na estado at mga gawaing makakapaghanda sa iyo sa mga plano mo sa hinaharap. Kapalaran sa pag-ibig. Ngayong taon, ang mga single tigers ay magkakaroon ng maraming pagkakataon upang mahanap si the one. At sa oras na mahanap mo ito, magkakaroon kayo ng pangmatagalang relasyon sa buong taon. Dapat nga lang maging maingat bago ka pumasok sa anumang bagong pag-iibigan ngayong taon. Paglipas ng Mayo, ikaw ay magkakaroon ng malakas na personalidad na magdudulot ng positibong resulta sa iyong relasyon.
Sa taong ito, dapat sugpuin ng mga tigre ang mga negatibong pagtatagpo na nakaraang taon at sundin mo ang iyong kutob habang ikaw ay nakikipagrelasyon sa taong ito. Puno ng pag-iibigan at pagmamahalan ang taong ito para sa mga may karelasyon na, mapaasawa man ito o kasintahan pa. Ngunit sa huling bahagi ng taon, magkakaroon ng mga di inaasahang pagkabigo at pagkabalisa na magdudulot ng anxiety na dapat paghandaan upang maiwasan. Maging handa rin at tanggapin ng buong puso ang bagong miyembro ng iyong pamilya ngayong taong ito. Kapalaran sa kalusugan. Ayon sa iyong Chinese Zodiac Horoscope, ang taong 2022 ay magiging puno ng enerhiya at ang iyong sigla ay magsisi umapaw sa unang anim na buwan ng taon upang maiwasan ang pagkakaroon ng mental meltdown. Gawan ng paraan na makapagliwaliw kasama ang iyong pamilya at malayo pansamantala sa stress na dulot na iyong trabaho. Ang mga tigre ay mangangailangan ng sapat na gabay para sa kanilang mga kalusugan at dapat mapanatili ang pisikal na aktibidad. Ang iyong emosyonal na kondisyon ay mapapanatiling nasa magandang estado kung iiwasan ang mga konfrontasyon at pakikipag-away. Siguraduhin lamang mapanatili ang tamang dieta at iwasan ang mga unhealthy foods na direktang nakakaapekto sa iyong kalusugan. Ang darating na taon ay isang magandang taon upang magpahinga at suriin ang mga bagay-bagay na talagang gusto mo sa iyong buhay. Kailangan mong alisin ang mga emotional obstructions sa iyong buhay kung nais mong maging masagana ang taong 2022 para sa iyo. Year of the Rabbit. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, at 2011, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na rabbit o kuneho. Para sa mga inche, ang rabbit o kuneho ay isang maamo na nilalang na kumakatawan sa pag-asa at buhay. Ang diyosa ng buwan na si Chang'e sa Chinese legend ay mayroong kuneho na alaga, bukod tanging nilalang na tumutugma sa karangalan at kagandahan ng nasabing diyosa. Karaniwan ang mga taong ipinanganak sa taon ng kuneho ay may mga katangiang nauugnay dito. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng kuneho ay meant to be loved, sweet, patas at nakakaaliw. Gayunpaman may iilang taong susubukan ka pa rin pabagsakin ngunit huwag mabahala. Dapat ay manatiling kalmado ka at positibo para makaraos. Ang unang apat na buwan ng taong 2022 ay buwan na kung saan kinakailangan mong magmuni-muni at mag-isip ng kritikal patungkol sa iyong emosyonal na estadong pag-iisip sa taong ito. Kapalaran sa karera. Ayon sa iyong Chinese horoscope ngayong taon, ikaw ay mananatiling sobsob sa trabaho dahil sa iyong kagustuhang umangat sa buhay. Kung wala ka pang stable na trabaho, dapat mong planuhin na mas maaga kung saan ka kukuha ng pera o paano ka kikita para sa mga bayarin mo sa mga susunod na mga buwan. Alamin mo ang iyong abilidad at kakayahan. Piliin ang mga importanteng bagay at mga gawain. Kung magagawa mong unahin ito, ikaw ay makakaramdam ng pagkakontento at maaabot mong iyong mga mithiin sa buhay ngayong taon. Buwan ng Oktubre, magkakaroon ka ng mahalagang pagdedesisyonan na makakapagpabago ng takbo ng iyong karera sa taong ito. Kapalaran sa pananalapi. Umaayon ang unang anim na buwan ng taon para sa mga kuneho. Magkakaroon ng magandang agos sa pera na dapat pag-ingatang hindi magamit sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung maaari, bayaran mo ang mga nakabinbin mong mga utang gamit ang perang malilikom sa unang anim na buwan ng taon. Asahan mo rin ngayong taon na magkakaroon ka ng pagtaas ng sahod. Pinapayuhan ka ding sunggaban ang mga oportunidad na darating dahil magbubunga ito ng magandang kapalaran. Kapalaran sa pag-ibig. Asahan mo ngayong taong 2022 magkakaroon ka ng di inaasahang mga problema na susubok sa iyong relasyon sa iyong partner. Mahihirapan kang makahanap ng solusyon na magdudulot sa iyo ng pagkadismaya. Kinakailangan mong makahanap ng solusyon ngunit huwag mo isaalang-alang ang iyong mental na kalusugan. Gayunpaman, ang huling anim na buwan ng taong ito, asahan mong manunumbalik ang romansa at pagkasabik sa inyong buhay pag-ibig. Para naman sa mga single rabbits, tiis-tiis muna pag may time dahil sa unang bahagi pa ng taong 2023 ka mamumukadkan.
Kapalaran sa Kalusugan. Isang babala para sa mga kuneho. Unang mga buwan ng taong 2022, kinakailangan mong pag-ingatan ang iyong stamina. Ito'y dulot ng stress sa iyong workplace. Maaari kang magkasakit na malala kung hindi mo mapaglalaanan ng panahon ang tamang pagdidieta. Sa kabilang banda naman, kung ang iyong trabaho ay may kaugnayan sa musika, magtatagumpay ka sa larangang ito ngayong taon. Malaking pakinabang ng musika sa iyo ngayong taon, professionally at maging sa iyong kalusugan. Year of the Dragon. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, year 2000 at 2012 ay tinuturing na miyembro ng Dragon Zodiac. Ang dragon ang may pinakamataas na reputasyon sa lahat ng hayop ng Chinese astrology. Ang mga Incheck ay kinukonsidera ang kanilang mga sarili bilang descendants ng mga dragon. Ilang mga sikat na kwento tungkol sa imaginary creature na ito ay nagsasaad na ito ay nagbubuga ng apoy at lumilipad sa kalangitan na may banal na kapangyarihan. Simbolo ito ng swerte, tagumpay, karangalan, dignidad at awtoridad. Ang dragon ay ikalimang hayop sa Chinese astrology. Ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na dragon ay malalakas, fearless, palakaibigan ngunit minsan medyo mainitin ang ulo. Ang iyong mga kaibigan, kamag-anak ay gagawin ang lahat na kanilang makakaya para suportahan ka sa anumang bagay o mga desisyong gagawin sa taong 2022. Bukod dito, karamihan ng iyong mga nakatakdang gawain o projects ay maa-accomplish naman sa taong ito. Kapalaran sa karera. Mananatili kang abala sa taong 2022. Huwag kang makonsensya kung pinili mong ipahinga ang iyong sarili sa taong ito dahil minsan kinakailangan din natin ng break sa iyong trabaho man o negosyo. Ang pakikipagtulungan sa ibang tao ay makakatulong din na mapadali ang maraming bagay para sa iyo sa mas kakaunting oras. Ayon din sa iyong Chinese horoscope, ang lahat ng mga pagdadaanan mong paghihirap sa unang apat na buwan ngayong paparating na taon ay mapupunan ng kasiyahan sa huling bahagi ng taon. Kapalaran sa pananalapi. Asahan mong sa buwan ng Marso at Mayo ngayong taon ay magkakaroon ka ng higit na sapat na pera na magagamit mo naman upang mapalago pang iyong negosyo at iniipon. Huwag kang matakot mag-invest sa unang bahagi ng taon dahil magbubunga ito ng maganda bago pa man matapos ang taong ito. May dalang swerte din ang trading sa iyo ngayong taon ngunit malas sa sugal. Kapalaran sa pag-ibig. Sa taong 2022, kakailanganin mong maging alerto. Maging maingat sa pakikitungo sa iyong karelasyon. Ang self-centered dragon zodiac ay medyo hindi swerte pagdating sa love matters sa taon ng tigre. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong kapareha. Subukan mong palakasin ang inyong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Iwasan ang mga sekreto. Dapat matuto ka na sa iyong mga pagkakamaling nagawa na nakaraang taon. Para naman sa mga single dragons, buwan ng Abril at Setyembre ngayong taon magandang buwan upang makipag-date o tumanggap ng ligaw o manligaw. Kapalaran sa kalusugan. Panatilihing mabuti ang iyong kalusugan ngayong taong 2022. Kakailanganin mo ng sapat na lakas para harapin ang lahat ng pagsubok na darating o makakaharap sa taong ito. Tandaan mong maraming oportunidad na maaaring dumating sa iyo ngayong taon, ngunit papaano mo ito masusunggaban kung mahina ang iyong pangangatawan. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung may nararamdamang kakaiba. Huwag ipagpabukas. Tandaan mo na ang iyong kalusugan ay isang kayamanan. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, at 2013, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na snake.
Pagkakaisa at kapayapaan ang pinakapangunahing layunin ng Chinese horoscope na ito. Mula noon pa man, hawak na ng zodiac sign na snake ang ika-anim na posisyon sa Chinese zodiac at kilala bilang misteryoso. Iiral ang iyong snake energy sa lahat ng aspeto ng buhay sa darating na taong 2022. Ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na snake ay medyo makulit, may pagkamarahas at puno ng katalinuhan. Mayroon namang iilang mga paniniwala ang mga Chinese patungkol sa panganib ng hayop na ito. Once bitten by a snake, twice shy of 10 years. Ang taong 2022 ay taon rin na kung saan magagawa, matatahak mo ang landas na gusto mong gawin ng walang harang at balakid. Ito ay dahil sa iyong mahusay na pagkikipagkomunikasyon. Magkakaroon ka ng sapat na kapasidad upang maisagawa ang iyong mga iniisip na walang kahirap-hirap. Kapalaran sa karera. Ang taong 2022 ay isang challenging na taon para sa mga profesional sa iyong working environment. Ang pagkamit mo sa iyong mga pangarap ay hindi dapat nakadepende sa ibang tao o kasamahan mo sa iyong trabaho. Ang pag-iwas sa mga pagtatalong maaaring maganap sa taong ito ay isang hakbang upang tuloy-tuloy mong makamit ang iyong mga pangarap. Kailangan mong panatilihing bukas sa iyong pinto sa mga oportunidad sa taong ito. Sa tuwing tatangkain mong makuha ang iyong mga plano o isa sa katuparan ito, mayroon at mayroong haharang nito. Kung kaya't mas makakabuting maging mapagmatyag bago mo ito isagawa. Kapalaran sa pananalapi. Sa aspetong pinansyal naman, ang taong 2022 para sa mga ahas ay magdadala ng kaunting stress sa kalagitnaan ng taon. Pinapayuhang maghinay-hinay sa paggasta lalong-lalo na sa pagbili ng mga bagay na hindi naman masyadong importante. Iwasan muna ang mga malaking paghiram ng pera at gayon din sa pagpapahiram ng pera. Gamitin ng maayos ang pera. Mag-explore pa ng mga panibagong pagkakakitaan upang mapalawig pa ang mga mahalagang gastusin sa taong ito. Kapalaran sa pag-ibig. Ang mga taong ipinanganak na may zodiac sign na ahas o snake ay likas na madamdamin at magiliw. Ngayong paparating na taon, mas ninanais ng mga ahas na makapaghanap ng partner sa buhay na makakaintindi sa kanilang pagiging sentimental at pagkamadamdamin. Mayroon namang iilang mga kontradiksyon sa buhay pag-ibig para sa mga ahas sa taong ito. Bagamat mayroon kang masigasig na lakas tungo sa iyong partner, may mga temptasyong magaganap na susubok sa iyong relasyon ngayong taon. Kung committed ka na sa isang tao, positibo ang taong ito upang humantong na kayo sa kasalan. Para naman sa mga may asawa na magkakaroon ng mga komplikasyon sa inyong relasyon habang umuusad ang iyong profesional na estado, inaayunan naman ng taong 2022 ang pagkakaroon ng panibagong miyembro ng pamilya. Kapalaran sa kalusugan. Tungkol naman sa kalusugan ng mga ahas, magiging stable ang estado ng iyong kalusugan sa mga buwan ng Mayo hanggang Agosto ng taong 2022. Ang iyong enerhiya ang magtutulak sa iyo upang magprosige pa sa mga layunin mo sa buhay ng puno ng kalakasan. Ang mahalaga, hindi ka aatras at tuloy-tuloy lamang ang hakbang pasulong. Sa mga huling bahagi naman ng taong 2022, kinakailangan mong maghinay-hinay at bantayan ang estado ng iyong kalusugan. Makakabuting maglaan ang panahon upang makapag-relax. Inaayunan din ang pamparelax na may kinalaman sa tubig, tulad ng sauna at iba pa. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 at 2014 ay tinuturing na miyembro ng Horse Zodiac. Kadalasan ang mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo ay napaka-energetic, katulad ng isang ligaw na kabayo. Ang mga taong may zodiac sign na kabayo ay mainam na kaibigan at perpektong kasama sa pagliliwaliw. Hindi ka mababagot kung may kasama kang may zodiac sign na kabayo. Mag-ingat lamang dahil ilan sa mga malalapit mong kaibigan ay magiging mortal mong kaaway sa taon ding ito.
Ang kabayo ay ikapitong hayop sa Chinese astrology. Makakaharap ka ng samot-saring mga pagsubok sa buhay na madali mo namang malalampasan. Perpektong taon din ito upang harapin ang mga hamon at gamitin ang iyong katalinuhan upang malampasan ang mga ito. Ang lahat ng uri ng pagdududa ay kinakailangan mong isantabi at mas tatagan pang iyong sarili upang maabot mong iyong mga layunin ngayong taon. Ngayong taon, maaabot mong pinakarurok ng iyong tagumpay. Ang iyong pambihirang talento at kakayanan ang magdadala sa iyo sa pinakatuktok. Ang buwan naman ng Hunyo ay isang magandang buwan upang magbukas ng panibagong pakikipagsapalaran sa negosyo. Kapalaran sa karera. Pagdating naman sa iyong karera, magkakaroon ka ng ilang positibong upgrades. Ngunit may kakaharapin kang mga problema sa pagsulong kung hindi ka makakapag-adjust sa mga bago mong katrabaho. Mag-focus lamang sa iyong goals at iwaglit ang lahat ng mga negatibong enerhiya na nasa iyong daanan upang maabot mo ang positibong resulta. Maaaring may kakaharapin kang pagkaantala dulot ng mga technical na problema. Gayunpaman, hindi mo kailangang mabigo sa mga bagay na ito at manatili lamang sa iyong mga layunin sa taong ito. Kapalaran sa pananalapi. Ayon sa iyong zodiac horoscope, magkakaroon ka ng kaunting problema sa pera sa pagitan ng buwan ng Pebrero at Mayo at kalagitnaan ng Setyembre at Nobyembre. Maging creative lang, gamitin ang iyong natatanging mga talento upang makahanap ng ekstrang pagkakakitaan ng pera. Kinakailangan mo ito upang mabayaran ang mga nakabinbing mga utang dulot ng nakaraang taon. Bago ka makipagsapalaran ngayong taon, dapat mayroon kang sapat na kaalaman sa papasukin at huwag iasa lamang sa iyong makakapartner sa negosyo. Kapalaran sa pag-ibig. Ang iyong buhay pag-ibig ay tiyak na magiging passionate at exciting sa taong ito. Mayroong mga malalaking pagbabago sa iyong relasyon na magdadagdag ng kulay sa inyong romansa. Kung ikaw naman ay single, maganda ang taon na ito para makipag-date, maglakbay, magliwaliw, at dito mo matatagpuan si The One. Kapalaran sa kalusugan. Sa taong ito, ingatan ang iyong mental na kalusugan. Huwag magpapadala sa problemang kakaharapin dahil lilipas lamang ang mga ito. Magkakaroon ka na sapat na enerhiya sa taong ito. Magagamit mo naman ito upang matapos ang mga mahalagang bagay sa trabaho at sa iyong tahanan. Mahalagang dalas-dalasan mo ang pag-eehersisyo sa taong ito upang mapanatiling malusog ang iyong sarili. Ang iyong pag-aalaga sa iyong sarili ay makakatulong upang maiwasan ang mga posibilidad na magkasakit. Iwasan ang pagiging hyper sa mga gawain. Gamitin mong iyong ekstrang enerhiya sa mabuting paraan. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, at 2015 ay tinuturing na miyembro ng Goat Zodiac. Kadalasan, ang mga taong ipinanganak sa taon ng kambing o tupa ay mga matatalino, creative, minsan naman ay stubborn, medyo makalat pero stylish, mabait at may mababang kalooban. Kakailanganin mong umiwas sa mga taong may negatibong pananaw at subukang magpakatatag para kayanin mo ang mga pagsubok na maaaring dumating sa taong ito. Ang unang mga buwan ng taong ito ay magkakaroon ng sapat na enerhiya at sasamahan pa nito ang magandang kooperasyon ng iyong pamilya sa iyong mga layunin at profesyon. May pagkakataon kang mailunsad ang mga kinakailangang improvements upang mas mapabuti pang iyong buhay ngayong taon. Ayon din sa iyong zodiac horoscope, dapat mong panatilihing kalmado ang iyong damdamin at iwasang makagawa ng pagkakamali. Mag-focus ka sa mga bagay na magdadala sa iyo sa tagumpay, partikular ang mga buwan ng Oktubre at Nobyembre ngayong taon. Kapalaran sa karera. Sa taong ito ay mas buhos ang iyong atensyon kaysa sa dati kapag nasa trabaho ka. Maaaring kakailanganin mong makitungo sa ilang nakakainis na pamumulit ka sa inyong opisina. Subukang makipagkaibigan sa iyong mga katrabaho at superior. Maaari itong lumikha ng katatagan sa iyong trabaho at makatulong sa panahon na iyong kinakailangan. Tiyakin lamang na hindi mo ginagawa ang kabaliktaran nito at lumikha ng engkwentro sa iyong trabaho. Kung marami ang makakapansin nito, hindi ito magiging maganda sa iyo.
Kapalaran sa pananalapi. Maliwanag ang taon mo pagdating sa estado ng iyong pananalapi. Buwan ng Setyembre at Oktubre ngayong taon, dapat maging focus ka sa pag-explore ng mga bagong pagkakakitaan. Magandang buwan din ito upang mapaglaanan mo ng pera ang mga investments na irerekomenda sa iyo. Buwan naman ng Hunyo hanggang Disyembre ngayong taon, magiging abundang pasok ng pera sa iyo. Gamitin ito ng maayos at sa wastong mga bagay. Kapalaran sa pag-ibig. Ang iyong buhay pag-ibig sa taong ito ay magiging maaliwalas, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng Pebrero at Nobyembre ngayong taon. May mga magagandang improvements ang magaganap sa iyong buhay pag-ibig. Inaayunan din ng taong ito ang pagbubuntis. Kalagitnaan naman ng buwan ng Mayo at Oktubre, ang mga relasyong nagkalamat ay magkakaroon na ng kaliwanagan at manunumbalik ang samahang minsan ng nagkalamat. Para naman sa mga wala pang kapartner sa buhay, matatagpuan mo si The One sa mga social gatherings o selebrasyon na mapupuntahan mo ngayong taon. Kapalaran sa kalusugan. Ang iyong kalusugan sa taong 2022 ay mas mabuti kumpara sa nakaraang taon. Mananatili pa ring alerto sa aspeto ng iyong kalusugan. Ang mga karaniwang sakit na maaaring dumapo sa iyo ngayong taon ay ang trangkaso, lagnat at ubo. Ngunit kung ikukumpara mo sa nakaraang taon, ang taong 2022 pagdating sa iyong kalusugan ay mas maganda kumpara sa nakaraang taon. Kailangan mo lamang maging malakas para magampanan ang mga trabahong inilagak sa iyo. Ugaliin pa ring bumisita sa iyong doktor upang mamonitor ang iyong kalusugan. Lahat na may kaugnayan sa tubig ay maganda para sa iyo, tulad ng swimming at anumang water sports. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 and 2016 ay tinuturing na miyembro ng Monkey Zodiac. Sa konteksto ng Chinese astrology, ang unggoy ay isang maalamat na hayop at ang zodiac sign na ito ay nagre-representa sa metal. Ang unggoy ang ikasyam na signos ng Chinese astrology. Kadalasan ang mga taong ipinanganak sa taon ng unggoy ay mabilis at notorious. Mayroong mga katangiang mahilig sa adventure, medyo pilyo at mayroong mataas na ambisyon. Kilala rin ang unggoy sa pagiging matalino at maituturing na isa sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Sa unang limang buwan ng taong ito, makakatanggap ka ng tulong mula sa itaas. Ayon din sa iyong Chinese horoscope, ang paglago ng iyong buhay ay maliwanag at pinapayuhan kang gamitin ang buong kakayanan sa pagpapabuti nito. Dapat kang maging matatag at determinado na gawin ang mga plano mo habang pinapanatili mong iyong pagiging palakaibigan sa mga kasamahan upang makuha ang kanilang suporta. Lahat ng mga hadlang sa iyong buhay ngayong taon ay malalampasan mo ng walang kahirap-hirap. Ang buwan ng Mayo hanggang Agosto ang pinakaangkop ng mga buwan upang magsimula ng panibagong pakikipag sa palaran. Kapalaran sa karera. Marami kang kakaharaping pagsubok pagdating sa iyong karera. Ngunit gaya ng nasabi namin kanina, malalampasan mo ito ng walang kahirap-hirap. Ito ang taon na kung saan kinakailangan mong maglaan ng 200% focus sa iyong karera at trabaho. Gayunpaman, maliwanag at makulay naman ang guhit ng iyong kapalaran sa pagtatapos ng taong 2022. Kapalaran sa pinansyal. Ngayong taon, iminumungkahi ang malinaw na diskarte hinggil sa iyong mga layunin sa pinansyal. Makakatulong ito sa iyo sa paggawa ng mga tumpak na desisyon para mapabuti pang iyong estadong pinansyal. Suriin ang mga nakaraan mong desisyon at pagsamahin sa mga bago mong ideya. Buwan ng Pebrero at Mayo, makikitaan ka ng magandang daloy ng pera. Ngunit tandaan, huwag kang padalos-dalos sa pagdedesisyon, lalong-lalo na sa paglalagay ng malalaking halaga ng pera sa mga investments na hindi mo masyadong napag-aralan. Sa madaling salita, ang taong 2022 ay magandang taon para sa iyong pananalapi. Ngunit maging mapagmatniyag lamang sa kung paano mo gagastahin ang mga ito. Kapalaran sa pag-ibig. Ang mga taong may zodiac sign na unggoy ay magkakaroon ng higit na kontrol sa kanilang buhay pag-ibig ngayong taon. Ang taong 2022 ay taon na kung saan inaayunan ang pag-iisang dibdib. Nakasentro ang buhay pag-ibig mo ngayon sa pagpaplano ng kasal. Para naman sa mga single monkeys,
Iminom mong kahi ng iyong horoscope ngayon na dapat mong i-improve ang iyong kasanayan sa komunikasyon o pakikipagkomunikasyon upang magamit mo ito sa paghahanap ng makakasama sa buhay. Kapalaran sa kalusugan. Sa taong ito, napakataas ng iyong enerhiya sa una at gitnang bahagi ng taon. Pagdating naman ng huling bahagi ng taon, ang antas ng iyong enerhiya ay mag-iiba-iba. Subukan mong isama sa iyong schedule ang pag-eersisyo. Ang pinakapangunahing dahilan ng sakit mo sa taong ito ay ang pagiging inactive. Ang pagiging inactive ay maaaring magpabagal sa iyong metabolismo o maging sanhi ng iba pang mga problema sa kalusugan. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 and 2017, ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na rooster. Loyal, matapat at madaldal. Yan ang mga katangian ng mga taong ipinanganak sa Chinese zodiac sign na rooster. Ang rooster ang ikasampung hayop sa Chinese horoscope. Gustong-gusto ng mga rooster na ipakita sa madla ang kanilang mga natamong tagumpay. Ang unang anim na buwan ng taong 2022 ay magiging kabigabighani para sa pagbabago. Dumating na ang oras upang pag-isahin ang kinakailangang aksyon upang matamo ang hinahangad ng mga layunin sa buhay. Kailangan mong itaktang iyong mga diskarte, pag-aralan ang iyong mga prioridad at sunggaban ang mga pangunahing prioridad sa iyong buhay ngayong taon. Bago magbitaw ng mga pangako, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong trabaho, subukan mong huwag magmadali. Gamitin mong iyong critical thinking bago pumalaot. Kapalaran sa karera. Medyo babagal kaunti ang takbo ng iyong karera ngayong taon. Ito ang magiging dahilan upang magkaroon ka ng oras na makapagmuni-muni at maisaayos ang mga maliliit na isyu at pagbutihin pang iyong natatanging abilidad sa pag-iisip. Hindi mo dapat baliwalain ang iyong mga pangarap. Magsumikap upang maisakatuparan ang mga ito. Kalagitnaan ng Agosto at Nobyembre, magkakaroon ka ng kapasidad na madetermina ang tunay na pakay ng mga taong nasa iyong paligid. Kapalaran sa pananalapi. Taong 2022, ayon sa guhit ng mga bituin, magkakaroon ka ng sapat na kakayahang magampanan ang mga gastusin mo sa taong ito. Magkakaroon ka rin ng sapat na kapasidad na babayaran halos lahat ng iyong mga pagkakautang at responsibilidad. May matitirang mga ekstrang pera sa pagtatapos ng taon. Hindi mo kinakailangang gastusin ito lahat. Sa buwan ng Nobyembre ng taong 2022, maglaan ng budget para sa regalo para sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na para sa iyong partner. Kapalaran sa pag-ibig. Sa darating na taong 2022, ang mga single roosters ay magkakaroon ng mga panibagong kaibigan sa mga huling bahagi ng taon na maaaring humantong sa pag-iibigan. At para naman sa mga may kapartner na at iniirog sa buhay, kailangang maging handa kang mag-explore ng bago at makabagong bagay para ma-impress mo ang iyong partner. Mas magiging focus ka sa estado ng inyong relasyon sa mga buwan ng Pebrero hanggang Hunyo ng taong ito. Subukan mong huwag magmadali sa pagtatanong sa iyong partner hinggil sa kasal dahil magdudulot lamang ito ng hindi pagkakaunawaan. Ang iyong mga maling impresyon at pagdududa sa iyong partner ay tuluyang mawawala sa pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na rooster ay may abilidad na mabigyan ng kahulugan at mabasa ang damdamin at saloobin ng kanilang mga partner. Magkakaroon ng mahusay na pangunawa ang iyong kabiyak ngayong taon. Ang iyong pagiging passionate sa taong ito ang makakatulong na mapanatili mong harmonya sa pagitan niyong dalawa ng iyong partner. Magandang taon din ito para magbuntis. Kapalaran sa kalusugan. Magkakaroon ka ng sapat na enerhiya na magampanan ang iyong mga tungkulin ngayong taon. Ang taong ito ay taon na kung saan may sapat kang enerhiya upang matapos ang mga bagay-bagay na naantala noong nakaraang taon. Ayon sa iyong Chinese Zodiac Horoscope, ang buwan ng Disyembre ay isang mainam na buwan upang maibalik mong iyong enerhiyang nagamit sa mga nagdaang buwan ng taong 2022. Sa buwan din ng Disyembre, sumama sa mga okasyon at pagtitipon upang mapaunlad ang iyong pisikal at emosyonal na estadong kalusugan.
Ayon sa Chinese astrology, ang dog o aso ang 11th hayop sa Chinese zodiac. Simula noon pa man, ang aso ay tinuturing ng matapat na hayop. Ngayong taon, ang mga taong ipinanganak na may zodiac sign na aso ay mayroong nag-uumapaw na enerhiya. Gamitin ang enerhiyang ito upang masunggaban ang mga oportunidad na darating sa iyo ngayong taon. Ikaw naman ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na dog o aso kung ikaw ay pinanganak sa taong 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, at 2018. Karaniwan ang mga taong ipinanganak sa Year of the Dog ay matapat. Hindi ka iiwan sa kahit anumang sitwasyon. May posibilidad na sa taong ito may iilang tao ang magiging malupit sa iyo. Kailangan mo lamang ipakita ang iyong pagiging mabuti para sumang-ayon sa iyong magandang kapalaran. Ayon sa Chinese Zodiac Horoscope, magkakaroon ka ng isang mabagal na pagsisimula ngunit habang tumatakbo ang taon ay bibilis naman ang takbo nito. Ayon sa mga bituin, may mga indikasyon na magiging matagumpay ka sa taong ito. You will fight for justice and truth at asahang positibo lahat ng mga tatahakin mong ruta sa taong 2022. Kapalaran sa karera. Ayon sa mga bituin, ang taong 2022 ay mananatiling abala. Bibigyan ka ng sobrang daming trabaho ng iyong boss. Kakailanganin mo lamang tignan na isang oportunidad para mapatunayan ang iyong sarili at kakayanan. Maging alerto sa mga pipirmahang mga dokumento. Gayunpaman, tiyak na pagpapalain ka ng maraming gantimpala sa katapusan ng taon dahil sa iyong mga nagawang dedikasyon sa trabaho. Kapalaran sa pananalapi. Magkakaroon ka ng mga issue hinggil sa mga dokumento. Malalagpasan mo naman ito, ngunit magdudulot ito ng kaunting depresyon sa iyong mental na estado. Pinapayuhan ka ding maging matipid sa paggagasta ng pera dahil may temptasyon sa iyo lalong-lalo na sa iyong social status expenses. Kapalaran sa pag-ibig. Ayon sa iyong Chinese horoscope, magiging maliwanag ang unang mga buwan ng taong 2022 para sa mga aso pagdating sa iyong buhay pag-ibig. At para naman sa mga single, magkakaroon ka ng oportunidad na makadate ang iyong natitipuhan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na, huwag kang magtatago ng sekreto. Sabihin mo kung ano ang iyong gusto at ano ang gusto mong mangyari. Kapalaran sa kalusugan. Ang pamamahala sa iyong kalusugan sa taong ito ay napakahalaga para sa taong 2022. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, hanggat maaari ay panatilihing healthy ang iyong sarili para maisagawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Sa pangkalahatan, ang taong 2022 para sa iyo ay magiging maganda kumpara sa nakaraang taon. Simpleng pagpapahinga lang at dieta at magiging maayos ang lahat. Year of the Pig. Hawak ng baboy ay 12th posisyon sa Chinese zodiac. Ikaw ay nabibilang sa Chinese zodiac sign na baboy kung ikaw ay pinanganak sa mga taong 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 at 2019. Kadalasan, hindi man lahat ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na ito ay may katangiang mapagbigay at mabagin. Mayroon ka ring mataas na antas ng konsentrasyon kapag ikaw ay nagtatakda ng layunin. Magagawa mong maisakatuparan ang iyong mga layunin dulot ng iyong positibo at balanseng pag-iisip. Ayon sa iyong Chinese horoscope, mataas ang porsyentong magagampanan o mapapangasiwaan mo na maayos ang taong 2022. Sa taong ito, mayroon kang kalayaang gawin anumang nais mo. Sa kabilang dako, bagamat may kalayaan kang gawin ang mga ninanais mo, may kaunting paalala sa iyo ang iyong horoscope. Huwag mong isawalang bahala ang opinyon ng iba. Hindi porket may ideya ka na, isasagawa mo na ito nang hindi kumukonsulta sa iyong mga nasasakupan. Sa ganitong paraan, madedevelop mong iyong interpersonal na pakikipag-ugnayan at magbubunga ito ng iyong self-improvement. Buwan ng Hulyo ng taong 2022, mapupuno ka ng mga oportunidad at marami kang pagkakataon na makatulong sa iyong kapwa. Kapalaran sa karera. Ayon sa galaw ng mga bituin,
Ang iyong mga profesional na mga layunin ay malinaw mong maipapahayag sa taong ito. Kailangan mong bumuo ng kompletong kasunduan sa iyong working environment na may kaugnayan sa iyong mga boss, kliyente at mga kasamahan sa trabaho. Ang pakikipag-ugnayang ito ay hindi makakaapekto sa iyong pag-unlad, kundi ay makakatulong pa ito sa iyo upang makamit mo na mas maagang iyong mga hinahangad. Para naman sa mga may negosyo, taon ito upang mas palawakin mong iyong horizon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagong kliyente. Ang iyong matinding paniniwala ang daan upang ikaw ay maging matagumpay. Mag-ingat lamang sa mga kliyenteng kakakilala pa lamang sa mga buwan ng Setyembre at Nobyembre. Kapalaran sa pananalapi. Inaasahan sa mga buwan ng Enero hanggang Abril ang walang pakundangang pamimili ng iyong pamilya ng mga mamahaling kagamitan at ito ang isa sa mga dahilan ng pagkaubos ng iyong budget. Kung maaari ay konsidera ang paalalang ito upang mapaalalahanan ang iyong sarili na mas makakabuti ang pag-iimpok kaysa sa paggasta, lalo na't may kakaharaping kaunting krisis bago magtapos ang taong 2022. Kapalaran sa pag-ibig. Ayon sa iyong Chinese horoscope ngayong taon, isang magandang simula ang unang tatlong buwan ng taon para sa iyong buhay romansa. Ikaw ay magiging kabigabigani sa iyong opposite sex habang sa relasyon naman ay magiging productive. Ang iyong buhay pag-ibig ay magiging mahusay at puno ng enerhiya. Magandang taon din ito upang magpakasal at asahang hindi pa matatapos ang taon ay magkakaroon kayo ng biyayang sanggol. Para naman sa mga single, asahan mong may makikita kang makakapagpatibok ng iyong puso bandang buwan ng Mayo. Matatagpuan mo ito sa isang business meeting o recreation occasions. Subukang huwag magbitaw ng pangako upang maiwasan ang di pagkakaunawaan kung hindi mo ito maisa sa katuparan. May posibilidad ding hahantong ito sa kasalan sa susunod na taon. Kapalaran sa kalusugan. Walang nakikitang matinding pagsubok sa kalusugan para sa mga taong may zodiac sign na baboy. Asahang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Magiging mataas naman ang antas ng iyong kumpiyansa at sasabayan mo ito ng pagbabago ng iyong lifestyle. Sa huling tatlong buwan naman ng taong ito, nakikitang medyo bababa ang iyong enerhiya at posibleng magkaroon ng mental meltdown. Magiging sensitibo naman sa pagsabit ng Disyembre. Pinapayuhan kang bigyan mo ng pansin ang iyong dieta sa mga buwang ito at huwag kakalimutang maglaan ng oras sa pag-e-exercise at sapat na pahinga. Mas mainam ring magliwaliw o maglakbay sa mga buwan na ito upang makatulong sa iyong mental na estado. Palagi po nating tatandaan na ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong tinatawag na free will. Gamitin natin ito. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.